Pink-pink na talaga nila. Grabe, oh. Tingnan mo, ang dami. Ang dami na. Ang colorful na talaga nila, no? Oh, sige, ayan. Kain lang ng kain, ha? Hi guys! Welcome back sa ating channel. My name is Sarah G. Smith. And kung bago lang kayo sa channel na to, please don't forget na mag-like, share, and subscribe. And click na rin ng notification bell para ma-update kayo every time may mga bago tayong mga uploads. So today, ang ganda ng panahon kung nakikita ninyo. Pero hindi yan maglalas kasi mamayang gabi uulan at uulan na naman. Siguro this week ay uulan talaga. Yung ating tarpaulin na yan, nakatambay lang yan para bukas. Kasi sa sobrang ulan at hangin na naman bukas. Pero sa ngayon, we'll take advantage kasi maganda ang panahon ngayon. Parang wala ngang hangin eh. Parang okay na okay kasi walang hangin, konti lang. Tapos ang ating mga succulents dito ay nagpapaganda. Ayan, sunbathing sila. Ang ganda nila kasi lumalabas pa lalo ang kanilang mga kulay. I-check pala natin yung ating mga succulents na cuttings na ginawa natin few months back. Kung ano na nangyari sa kanila. Kasi puro lahat yan mga cuttings. Yung ating mga nakahanging pot. Ayan, propagation lang lahat yan. So, i-check natin sila isa-isa at i-check din natin kung ano yung mga hindi nag-survive at ano yung mga kailangan nating palitan. Focus lang tayo sa mga nakapot. Titingnan natin isa-isa kung ano ang papalitan natin at kung ano pa yung pwede nating malagay para maging maganda silang lahat. Ayan. Tara guys. Meron tayo na ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 24 lahat yung ating mga succulent na nasa hanging pots. Sa isang pot, tatluhan. May mga succulents dito na nilagay ko na pare-pareho lang, like katulad niyan, tatlo lang nilagay ko. Tapos eto, yung iba minimix-mix ko yung mga hindi nag-survive. Nilagyan ko na lang ng mga ganyan-ganyan oh. Eto yung medyo hindi kagandahan, pero okay na rin, lumalabas na rin yung kulay niya. Pero pag may mga space diyan, ayan sa likuran, iano natin 'yan, lagyan natin pa ng mga succulents dyan na kung ano pa yung pwede natin malagay. Ito pala, wait lang, pakita ko. Wait lang, may tali. Ito ang ating burus, tsaka yung donkey's tail, minix natin. Tingnan yung burus, oh. Parang nagpipink siya. Ito mga cuttings lang din to. Tapos, nakalimutan ko yung ito ay yung isa. May talis kasi dyan ko tinatali yung ating pangtakip. Nagflower siya nung, kailan ba yun? Isang araw. Ayan, oh. So, hindi ko alam kung ano name niyan. Pero, gustong-gusto nila yung position na to. Kasi parang nagpipink yung dalawa. O, parang nagpipink siya. Ayan din. So, mas maganda pag nagpink to. Tapos, yun nga, yung dito. Yung hindi masyadong kagandahan. Pero, eto naman dito sa taas. Parang okay naman, diba? Pasensya na sa mga langgam-alanggam. I mean, mga spider dyan. So, ito parang umukay na kasi cuttings lang din yan. Tapos, ito. Ito yung, ito yata yung red ba? Jelly bean na red. Para umukay naman siya. No, hindi ko kasi guys makita kasi medyo matangkad. Kayo lang siguro nakakakita dyan ng maayos. Yan, puro cuttings lang din yan. Pero tingnan nyo naman, gumaganda na talaga sila. Sobrang pink, oh, no? Ang ganda. So, ilalagay ko lang dyan sa screen kung ano yung name nila. Kung malaman ko yung name nila. Tapos, eto din. O, yung pot na to, medyo ano lang, minix-mix ko lang. Kasi eto yata yung medyo, yung succulents dito na nilagay ko, parang namatay eh. Minix-mix ko lang. May sedum na bronze ba yan? Tapos, variegated na, ano nga yan? Basta. Tapos, yung dito sa taas niya is ghost plant. So, mga cuttings lang din yan, guys, na nilagay ko dito. Merong iba na nagka-damage. Tapos, eto, nag-red pa lalo. Pero, kala ko nga mamamatay ito kasi na-infect to. May mga, ano kasi dyan, peste na last time na, ano, na nandyan. Pero, okay naman siya. Lumabas pa lalo yung kulay niya, oh. Dito tayo. So, eto, pareho lang din to sa dito.
Ayan. Okay naman, nag-pink naman sila. Ang ganda din. Yung dito banda, eto yung mga nasagi lagi eh. Kasi 'di ba nung nilalagay ko to, yung dito na panglagayan ng takip natin. Eto yung minsan yung nasasagi talaga. Kaya eto nag-ano siya oh. Pero tingnan niyo nag-flower. Ayan. Tingnan niyo naman ang bee. Oh, sige kain lang ng kain ha. Ganda. Tapos eto siya guys. So eto yung nagka-damage damage. Pero okay lang 'yan kasi tingnan niyo naman yung likod. Nagti-pink-pink na sila. Ang ganda na. So yung front niya dito nagka-damage damage. Pero yung likuran naman is ang ganda. Ayan, ang likuran oh. Ang ganda na nila. Tapos yung dito sa taas, ionium to. Hindi ko masyado nakikita guys ha, so pagpasensyahan nyo na. Kung nakikita nyo ng maayos. Eto tumataba na oh. Tabang-taba na siya. Tingnan nyo naman kung ano nangyari. Epekto yan ng ting pantakip. Yan yung na damage. Pero okay lang. Okay lang talaga yan. Kasi kung napapansin ninyo, puro lang din to mga cuttings na okay lang din. Na lumaki lang din sila. Tapos yung baba dito, oh, ito yung nagagandahan ko eh. Cuttings lang din yan. Halos lahat dito guys. Cuttings lahat to. Propagation to. May nag monocarpic oh. Lumabas yung ano, yung flower sa pinaka gitna. So pwedeng tanggalin 'to. Kaso yung mga bee kasi na nakaka-attract sa flower, kumukuha ng kanilang dinner, lunch. So hindi ko yan tatanggalin yung flower na yan kasi okay naman eh. Pero tingnan niyo sa likod oh. Ganun na rin sila. So magpi-pink pa 'to lalo. Ito yata yung medyo bushing-bushy na. Tapos, yung dito sa taas, ito yung pink princess. Pink princess. pink na jelly bean. Yung gitna, ibang klase yan eh. So, minix ko lang. So, pink na siya. Oh, grabe. Kaya gustong-gusto ko talaga sila na ipa-sun stress. Kasi lumalabas pala lalo yung kulay nala. Ang ganda. Tapos yung dito, yung PVN natin na damaged din. Pero tingnan nyo naman kung gaano siya ka vibrant yung kulay niya. Ito yung na-damage kasi yung pantakit natin, nasasagi-sagi dito. Kaya ayan nangyari. Pero okay lang yan. Maganda pa rin. Kasi tingnan nyo naman, grabe. Ganda no? Very attractive talaga yung PVN natin. Yung sa taas, may nasagi din. Ayan, o may natanggal. Ito yata yung natanggal. Ito. Dito pala. Ito yung mga natanggal-tanggal, o. So, nilagay ko lang muna dyan. Yung panggitna na yan, na ano kasi, na matay yata eh, yung succulents dyan. So, pinalitan ko na lang ng common lang yan. Perforata ba yan? Parang ganun, diba? Crassula perforata. Yung baba niya, ito, sobrang vibrant na rin. Wait lang, may na... Wait lang, tanggalin natin, o. May nasagi. Diyan ka muna. Vibrant to vibrant na rin. Oh, yung hot pink natin. So, eto yung damage. Pero okay lang yan. Kasi matatanggal naman yan. Sobrang pink na talaga guys. Grabe, ang ganda. Sobrang ganda na. Ayan din oh. Yung mga edges nito guys. Oh, eto yung mga damage. Ay, may natanggal. Wait lang. Ayan. Pink na talaga nila. Grabe oh. Flower na rin. Yung dito, eto yung Mendocei. Puro Mendocei yung nilagay ko dito. Ayan, may mga natanggal-tanggal oh. Tapos ka-damage din. Flower na siya, pero ang ganda pa rin. Tapos yung taas naman, sedum bronze. Tapos, minix-mix ko lang kasi yung succulent na nandyan. Grabe oh, yung ano, yung bronze, nagpipink. Nagpipink siya lalo, oh. Kasi yung kasama niya dito, saan ba yon? Wait lang. Ito yung kasama niya dito, oh. Hindi naman nagpink. Eto, tingnan nyo, magkapareho lang yan sila. Pero, bakit yung isa? Bakit dito, oh? Sobrang pink. Tingnan nyo naman, kung grabe. Basta talaga nilagay sila sa, ano, full sun minsan. Mas lalo pang gumaganda. Tapos, another
ghost na sagi din. Ayan o. Pero okay lang kasi maganda naman ang tubo. Ghost plant. Tapos dito, eto nakalimutan ko eh kung ano yung name nito. Pero ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung name niya. Eto cuttings lang din to. Ang ganda na rin. Nagpipink na rin. Tapos, eto si nakalimutan ko rin. Na damage din sa ating pantakip. Maganda pa rin. Ayan, lumalabas na rin yung kulay. Tinanggal ko yung, ayan, di ba nung last time, ang pangit yung tingnan. Tapos, kinat ko uli. Tapos, naglagay din ako ng dito, oh. Di ko alam kung ano nangyari dyan. Pero, hopefully, mag-survive. Tapos, yung hindi maganda dito, eto. Tatanggalin ko yan si variegated sun rose. Tatanggalin ko yan kasi hindi ako happy sa kanya. Pangit niya. Palitan natin yan, ibang succulents. Tapos, Ripsalis, ayan yung dancing bones. Tapos, yung rice cactus. All in all, ang ganda naman nila tignan, di ba? Parang happy-happy talaga sila. Aside sa damage na kasalanan ko rin naman. Pero so far, happy-happy ako sa kanila. Kasi nagdodoble na sila. Tapos, lumalabas na yung kulay nila. Very attractive na. Lalo pa itong gaganda pag spring. Kasi mas hindi na masyado uulan. Puro na lang init na magandang init. Ayan, guys. Tingnan mo, ang dami na. Ang colorful na talaga nila, no? Ayan. Ang ganda. I hope na nag-enjoy kayo sa ating tour sa propagation natin ng mga succulents na nilagay natin sa hanging pots. Na lumaki na sila. Happy-happy ako sa kinalabasan nila na puro lang naman mga propagation lahat. Itutour ko rin kayo sa lahat-lahat ng succulents na nasa baba dito. O, ayan. Para makita ninyo isa-isa guys kung ano na nangyayari sa kanila kasi sobrang colorful na rin nila. Thank you so much for watching. Once again, this is Sarah G. Smith and ingat-ingat kayo. Bye! Yan ang colorful na nila.